Ano ang latest na development dito po sa Degamo murder case? Kahapon, inanunsyo po ng ating Secretary of Justice Boyeng Remulla na ang isa po sa mastermind ay nahuli na po ng ating National Bureau of Investigations. Pero ito po ay hindi pinangalanan ng ating Secretary of Justice. Ang sinasabi niya lamang ay nasa kustudiya na po ito for further briefing and or custodial interrogation, I should say, ano? Ang sistema kasi, kailangan munang malaman lahat po ng mga impormasyon kasi baka magkaroon po ng prejudice doon po sa isinasagawang investigations ng ating mga kapulisan o otoridad o NBI in particular. Kapag maaga po nilang pinangalanan ito sa harapan ng publiko, eh baka malagay po sa alanganin ang pagsasagawa nga po ng investigasyon ng ating NBI. Pero merong parang leak na informations ang isinare po ng page ni Governor Ruel Degamo kahapon. Meron pong binanggit dito na pangalan. Ito po yung leak information. Ito naman ay nasa publiko kaya wala naman sigurong masama na banggitin po natin ito. And I am not saying na ito po ang isa sa mga nahuli na mastermind kahapon ng National Bureau of Investigations. Pero kung babasahin po natin ang senior po ng Governor Ruel Ragay Degamo Facebook page, nakalagay po dito, a certain Marvin Miranda was one of those arrested in Katiklan Fort last June 2020 and could possibly be involved in plot to kill us. Now captured, nag-conside po ito sa pahayag ni Secretary Remulla kahapon habang isinare po ito ng page ni Governor Ruel Degamo. Now captured, Marvin Miranda halaman is believed to be one of the masterminds on the Degamo Pamplona massacre that took away 9 lives and wounded more than 50 people. Oh. For information lamang po ito, this is unofficial. Ito po ay binanggit lamang sa page ni Governor Ruel Degamo. Pero ang sinasabi po ng ating authority, in particular ng Secretary Boyeng Remulla, wala pa po silang inilalabas na pangalan tungkol po sa nahuling mastermind, isa sa mastermind kahapon ng National Bureau of Investigations. Ngayon, dumako po tayo sa issue kung meron bang kasalanan ang mga Tebes o wala. In particular, si dating Gobernador Pride Henry Tebes. Kasi sa naging interview nito pong several media outlet, in particular dito po sa DZMM or Teleradyo kahapon, eh pinabulaanan po lahat ni dating Gobernador Tebes ang mga akusasyon in particular laban sa kanya. He is not saying na ang kanyang kapatid ay walang kasalanan, pero in upon his person, eh talagang sinasabi niya na wala daw po siyang kinalaman. At taliwas po iyan sa paniniwala ni Mayor Janice Degamo. Kasi ang paniniwala ni Mayor Janice Degamo, si dating Gobernador Tebes ay mayroong kinalaman sa Pamplona massacre. Pagtatagniin natin ngayon ang re-reaction na nating video, isa ito pong interview kay Governor, dating Governor Tebes, at yung interview naman kay Mayor Janice Degamo ng dating Vice President na si Noli De Castro. Unahin po nating panoorin at reaksyonan ito pong interview nito pong si... Sino ba to? Si Henry Umaga Diaz? O, hindi ko kilala. O, itong Channel 2 Anchor, ano? Tungkol po diyan sa mga issue na ibinabato po kay Governor, dating Governor Henry Tebes. Yung nga po ay makakapiling natin sa linya na ating telepono. Siya po ay dating gobernador ng Negros Oriental at kapatid nga po ano ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tebes Jr. na hanggang sa ngayon ay hinihintay pa rin ho no ng mga otoridad na makauwi dito sa Pilipinas para humarap din doon sa ilang mga aligasyon na nag-uugnay sa kanya sa pagpaslang kay Governor Ruel Degamo at sa iba pang mga kaso, no? Yung iba pa ay nangyari pa ata noong taong 2019. So makakapiling po natin ngayon, dating Governor Pride Henry Tebes. Sir, magandang umaga po, Tony and Casey. Yes po, Sir Tony and Ma'am Carmina, good morning and to your fans. Good morning ho sa inyong lahat po. Salamat po ha sa pagpapaunlak po sa amin. Yes po. Opo. Now, ang pinakaiba lang ng dalawa, si Congressman Arnie Tebes is totally avoiding media.
Hindi po siya nagpapa-interview kahit kanina, maliban po doon sa dalawang statement na inilabas niya sa Facebook page ng Congressman Arnie Tebes at saka yung mga statement ng kanyang mga abogado para po ipagtanggol siya. Unlike dito kay Henry Tebes, hindi ko kinakampiyan si Henry Tebes, ha? Nagiging balanse lang muna tayo dito. Unlike dito kay Henry Tebes, na siyang nagsasalita sa harapan ng media, pero yung kanyang abogado na si Attorney Fortune, hindi nagsasalita sa harapan ng media. Kumbaga, baliktaran ng laban. Kay Tebes, Congressman Arnie Tebes, hindi siya nagsasalita sa harapan ng media at ang mga abogado niya ang nagsasalita sa harapan ng media. Pero itong si Henry Tebes, siya mismo ang nakikipag-usap kung kani-kaninong media at hindi nagsasalita ang kanyang abogado. O, kayo na ang humusga, pero pakinggan natin ang mga pahayag dito ni dating Gobernador Henry Tebes at mamaya pagtatagniin natin sa paniniwala naman ni Mayor Janice Digamo. Governor, kayo po ba ay nananatili po nandyan sa Bayawan? Saan po kayo ngayon? Yes, nasa probinsya lang po ako, sa Dumaguete. Mm-hmm. I was abroad for several weeks before the unfortunate incident. Mm-hmm. I came home a few days before. Then I stayed here already until now po. Okay. Nandito lang naman po ako. So ibig sabihin po nun, wala kayong balak na pumunta dito sa Maynila para makipag-usap man lang either kay Justice Secretary Remulla or sa NBI? Well, at first, of course, as a private citizen, I just did what I had to do. But now that yung pangalan ko na yung nandyan sa national media on a very, controversial way, then immediately I offered myself to be available anytime they called for me. Mm-hmm. Then I made a waiver of all my bank statements, bank transactions, other financial... Yan ang situations ngayon, ha? Unlike kay Arnie Tebes, talagang walang kooperasyon. Ang humarap ay mga abogado at puro pagbabato ng mga akusasyon sa ating mga kapulisan na lahat ay pagtatanim lamang ng mga ebidensya at panggigipit lamang ng ating kapulisan sa kanilang pamilya. Pero dito naman kay Henry Tebes, sinasabi niya rin na parte ito ng pamumulitika sa kanilang pamilya. Pero sa isang banda, siya po ay fully cooperational sa ating authority. In fact, sinambit din po nitong si Secretary Boyeng Remulla na na-receive na po nila yung waiver nitong si Governor, dating Governor Arnie Tebes. O tapusin muna natin yung pahayag na ito tapos kung ano naman ang masasabi diyan ni Mayor Janice Degamo. Transactions, phone logs, emails, everything. I opened it up, I gave a waiver. Yes po, as well as the corporation that I represent na involved in Tolong, we also gave a free waiver for investigation openly po, unanimously by all the members of the board po. Yan. Kumbaga, open sa investigation. Ito pong si Henry Tebes. Pero ano ang paniniwala ni Mayor Janice Degamo? Sabi niya nga hindi naman sila, hindi tayo pinanganak kahapon kasi tayo naman ay mga nakapag-aral. Parang ganoon ang paniniwala nito pong si Mayor Janice Degamo. Kaya sinasabi niya na madali lang naman itago ang pera. Pwede ka naman gumamit ng ibang communications devices para po maitago ang iyong mga hindi magandang ginagawa. Pakinggan natin ang pahayag naman ni Mayor Janice Degamo sa interview naman sa kanya ni dating Vice President Noli De Castro. Anyway, ilang araw bago siya napatay ay kinumpirman ng Supreme Court na cleared siya, wala siyang pagkakasala sa naturang kaso. Yan po. Ngayon, anong masasabi ninyo na itong si Pride Henry Tebes ay nagsasabi na handa siyang buksan ang kanyang bank account para ipakita na ang kanyang bank deposits ay malinis? Parang ganun. Oo, nag-sign pa siya ng waiver na para makita lahat ng kanyang communication at iba pa. And even said that he could look me in the eye and tell me that he has nothing to do with what happened to the governor. Pero ito lang po talaga, Sir Noli. Unang-una, pinag-aral tayo ng ating mga magulang po sa university. Kaya alam ko din po na hindi naman lahat ng pera sa bangko lang ilalagay. In fact, dito sa amin, meron ng mga naglalabas ang story na wala ka nang mabiling gold dahil naubos na nila. Gold? Gold? Gold. Gold.
money vote po. Yeah. And if you are to look at the words, money vote po. Wala nang mabili daw vote dito sa Negros dahil naubos na nila. Ang vote, wow! Oh, so karaniwan. Yes. And if you are to look at the van, Sir Nolly, na may nakabolt na bolt na may kasamang pera, wow, that strengthens my belief na ang pera nila wala sa bangko. Mm-hmm. Nasa mga bolt kung saan-saan siguro nilalagay. Yung daw ang sinasabi ko sa mga politiko. Na email and communication, mag-waiver siya. Yan. Merong sagot diyan si dating Gobernador Arnie Tebes. Kasi dapat dito pagtagni-tagniin natin ang mga pagkakataon. Pero ako, 99% naniniwala ako na may kasalanan si Congressman Arnie Tebes. Pero dito kay Henry Tebes, hindi pa 99% ang paniniwala ko eh. May sagot diyan si dating Gobernador Henry Tebes. Ang sinasabi niya, yung nakuhang 18 million pesos doon po sa HDJ compound ng sugar mill ay hindi siya naniniwalang sa mismong sugar mill yun. Kasi ang paniniwala niya, hindi dapat ganun kaliit. Mas paniniwala nitong si Henry Tebes, mas malaki ang pera. Dahil ayon sa kanya, ang lingguhang umiikot sa sugar mill na cash to cash basis ay nasa 100 million pesos. Nandito yon sa bahagi ng interview na ito, pero pakinggan natin kasi hindi edited ito. Live version pong ginagawa po natin. Kaya kung ano lang yung tumugma sa mga pagkakataon, doon muna tayo mag-react. Pero mapapakinggan po natin yung paliwanag ngayon ni Henry Tebes. I-play naman natin ito pong interview muli kay Henry Tebes. Okay. And yeah, siguro lang, para malinaw din po sa ating mga tagapakinig, tagapanood, Governor, ano po ba ang sa tingin po ninyo ang mapapatunayan na kayo po ay handa na buksan nga sa pagsusuri yung iyong po mga bank records at phone records? Yes po, because in any investigation po, di ba? In any investigation, if the investigation is something of a conspiracy or, you know, a planned, you know, action, then normally kasi it needs communication. Yeah, di ba? When a group of people meet to do something, communication is or agree to do something, communication is vital. Secondly, resources are vital, logistics are vital. You know, everything is, it comes into place. So that's why we're opening it up so that hopefully and prayerfully for a thorough investigation, kasi may preliminary investigation ang coming, then makikita kung if mayroon ba kaming direct link sa mga yan o wala. So that we can also, you know, I and of course the corporation that I represent can clear ourselves and hopefully, you know, continue our industry po. Yes po. Partner? Marami pong nabanggit ganyang Tebes itong si Mayor Janice Degamo sa kanya pong panayam kasama po ni Kabayan Nolly De Castro. Isa-isahin po natin. Ang unang-una po ang sinabi niya na ito po yung reaction niya dun sa pag-sign niyo po ng waiver para makita Opo. Lahat ng mga communication at iba pa, no? Bank yes, accounts, po. Bank statement. Ang sabi po niya, ito lang talaga, and I'm quoting her on, with this one, ano, ang sabi niya, ito lang talaga, pinag-aral tayo ng ating mga magulang, kaya alam ko na hindi naman lahat ng pera, lahat ng pera sa bangko lang inilalagay. Basically saying, Mr. Tebes, kaya matapang kayo na binabanggit ninyo na nag-sign na kayo ng mga waiver na ito, ay naitago nyo na at naikubli nyo na yung maaring makita ng mga awtoridad. Ano po ang masasagot nyo dito? Yes po. Kahit na gawin yung 15 years po, yung how I acquired my possessions, if there were unusual withdrawals, deposit, or I have something that is way beyond... In short, ang sinasuggest dito nitong si Henry Tebes, i-lifestyle check siya, which is good naman sa parte po ng publiko. Ano? Kasi alam nyo, hindi naman po tayo basta sasawsaw dito nang wala lang. Tayo po ay sumasawsaw sa issue para po matuto. Ano? At the same time, hindi po tayo nakikilahok sa mga misinformations. Kaya nga po natin pinagtatagni-tagni ang mga statement ng kabilang panig. Inuulit ko, sa parte ni Congressman Arnie Tebes, hindi naman ito paninira, pero paniniwala ko, may kasalanan siya.
Pero sa party ni Henry Tevez, titingnan natin sa mga susunod na pagkakataon. Anyway, sinasubject niya yung kanyang sarili sa lifestyle check. Iyan yung sinasuggest niya dito. Pero ganun pa man, hindi naniniwala si Mayor Janice Degamo na itong si Henry Tevez ay walang kasalanan. Dahil nga sinasabi ni Mayor Janice Degamo, pwedeng itago. Kung kayo po nanonood ng mga pelikula, like for example, nanood po kayo ng Netflix, ng Blacklist. Diba yung Blacklist, yun po ay mga underground organizations, underground people na engage sa illegal activity. Yung kanilang mga kaperahan, hindi naman talaga nilalagay sa bangko. Mga nakatabi lamang sa mga kanilang mga safe place na pinagtataguan. At maaaring ganito yung nasa isipan itong si Mayor Janice Degamo. Kaya niya sinasabi, despite the fact na itong si Henry Tevez ay nag-wave ng kanyang mga karapatan, eh may kasalanan talaga itong si Henry Tevez. Sa parte naman ni Henry Tevez, sinasabi niya na wala talaga siyang kasalanan kasi willing siyang mag-subject sa, I should say, lifestyle check. Magkakaalaman diyan sa mga susunod na panahon. Anyway, sabi nga ni Boyce Cid, evidence-based dapat ito at hindi dapat basta-basta magbigay ng statement to appeal sympathy sa harapan or pity sa harapan ng publiko. Ako, sa parte ni Henry Tevez, ano, tingin ko, kung talagang wala ka kasing kasalanan, dapat outspoken ka sa pagsasalita. Ano, yan ang paniniwala ko. Ako, naalegasyonan ako noong mga nakaraang panahon ng mga hindi magandang gawain. Talagang napaka-outspoken ko. Hindi ako papayag na sirain niyo ang aking dangal dahil yan lamang ang aking kayamanan. Yung dangal at integridad na aking pinag-iingatan. Kaya talagang magsasalita ako sa harapan ng publiko. Eto, si Henry Tevez, ganon siya ngayon. Napaka-outspoken niya. I am not saying na wala siyang kasalanan, ha? Pero comparatively speaking sa kanyang kapatid, taliwas sa ginagawa nitong si Henry Tevez. Na si Arnie Tevez, eh, wala. Magbibigay lamang ng clip video, edited version pa, tapos i-upload sa Facebook at ayaw magpa-interview kung kani-kanino. Ano? Tapos hanggang sa ngayon, hindi na natin malaman kung nasaan. Pero sinasasabihin dito ni dating Gobernador Tevez na nakausap niya 4 days or 5 days ago yung kanyang kapatid at sabi niya nga exasperated siya. Kumbaga, siya po ay nadidismaya na. Ginawa niya na raw ang lahat para kumbinsihin ang kanyang kapatid yet to no avail. Dahil ang paniniwala daw nitong si Arnie Tevez, eh mapapahamak daw po ang kanyang buhay pagka umuwi dito sa Pilipinas. Tuloy po natin ang sagot dito nitong si Tevez. And my name's and everything, makikita naman ang huyan eh. Because you know, I will tell you very honestly, I have always lived within my means. Alam ko anong kaya, ano lang ang kaya ko. At dyan lang ho ako, I limit myself to that. Makikita ho naman yan kung meron akong sudden mga movements na ganun na irregular. Di ba po? Opo. I also deal with banks. Even yung aming, yung negosyo namin, that's legitimate. It has bank loans which we pay for religiously. And through that, me and the corporation itself, makikita nyo yung movements ng pera namin is above board. And you know, we're doing things legitimately because I've always stick to that and always be subservient. Okay, talon tayo dito ngayon sa interview kay Mayor Degamo. Sir Noli, a person can have 2, 3, 4, 5 cell phones. Alangan naman yung regular transaction niya, doon niya ilalagay sa... May punto rin si Mayor Janice Degamo. Kasi kung ako gagawa ako ng mali, unang-una, hindi ko gagamitin ang postpaid phone ko. Hindi ko gagamitin ang internet ko. Yung mga basic na dapat na alam mo kapag ka ikaw ay gumagawa ng mali, hindi ka dapat maglilib ng traces of evidence. Ano? Halimbawa, meron kang ipapapatay na tao. Wag tayo magpapapatay ng tao, ha? Hindi mo ito gagawin sa isang bagay na mag-iiwan ng ebidensya doon sa masamang gagawin mo. O, kaya ang sinasabi dito ni Mayor Janice Degamo, kung nag-utos man sila ng pagpapatay, in particular dito sa Pamplona Massacre, hindi sila gagamit ng mga communications devices na mag-a-identify sa kanila na noong mga panahong iyon, inutos nila yung masamang hangarin na yon. Hindi sila gagamit ng mga pera na mag-iiwan ng lag doon sa kanilang mga bank statements. Kaya nga sinasabi ulit nitong si Janice Degamo na ang mga pera daw po nitong mga Tevez ay nasa mga vault
nagkaubusan daw po ng bolt sa Negros Oriental at ang paniniwala nila, binibili daw ng mga Tevez para ilagay doon ang mga pera. Sa isang cellphone lang. Okay. At sa ibang, at hindi kaya sa ibang cellphone naman nakalagay yung mga encrypted na mga application yung gagamitin pag may pinaplano. Uh-huh. Saka okay, maidagdag ko lang, ano, let's compare this statement of Henry Tevez kay Gerald Bantag. Gerald Bantag was as outspoken initially sa kaso niya. Nagpa-interview siya kay Anthony Taberna and several mainstream media bloggers. Pero yung kanyang statement is inconsistent. Inconsistent talaga. Makikita ninyo yung mga pag-iiba-iba ng statement ni Gerald Bantag nung mga panahon na siya po ay nagpapa-interview sa mainstream media at iba't ibang mga bloggers. Itong si Henry Tevez, simula nung sinubaybayan ko ito sa balita, wala akong nakikitang inconsistency sa mga pahayag niya. Yet, nasa otoridad po ang ating determinasyon. Kung talagang may kasalanan itong si Henry Tevez, evidence will tell us at masasampahan po iyan ang kaso. At makikita po natin yan sa hinaharap. Ngayon, tatapusin natin yung reaction video na ito sa mga paliwanag kong gagawin pa, no? Balik lang tayo dito sa statement nito pong si Mayor Janice De Gamo. Si Mayor Janice De Gamo is indeed ang paniniwala may kasalanan ang pamilya Tevez, ang magkapatid na Henry at si Arnie Tevez. Hindi na natin mababago yan. Kaya nga po siya nananawagan ng Senate Inquiry nang sa ganon magkaroon po ng reasonable questions para sa mga tao na maaaring involved na ngayon ay hindi pa napapangalanan sa harapan ng publiko. Ang paniniwala kasi nitong si Mayor Janice De Gamo, kapag ka nagkaroon ng Senate investigations, lalabas ang katotohanan. Siyempre, sa parte naman nitong si Henry Tevez, open din daw siya sa anumang investigations na isasagawa sa kanyang pagkatao. Pero hindi rin tayo totally naniniwala na wala siyang kasalanan. Dahil yung mga ebidensya na nakuha ng ating kapulisan sa kanyang pag-aari na HDJ sugar mill industry, in which ang sinasabi niya ay 10% lamang ang share niya at kaya siya presidente dito ay siya ay most experienced at knowledgeable sa sugar milling industry. Yet, marami pong mga nakuha ang ating kapulisan na mga hindi po legal na bagay. Like for example, yung mga kontrabando, firearms and ammunitions and even IED nakuha doon sa, yung firearms and ammunitions nakuha sa gated compound ng HDJ. While the IED was extracted doon po sa open compound na 52 hectares na pag-aari po ng HDJ compound. Ay, may naalala ko. I'm sorry. Meron palang isang inconsistency na binanggit itong si Henry Tevez. Naalala ko bigla. Yung inconsistency na ito, but perhaps hindi naman siguro 100% na intention niya. Kasi tinanong siya, marami ka bang mga firearms na pag-aari? Sabi niya, I have several firearms na pag-aari. I am a gun collector. Meron siyang mga rifle na collections, tapos may mga bladed weapons siyang collections na marami talaga. Pero ang sinasabi ng PNP is that ang naka-record sa FEO ay almost 30 firearms. O kaya sa parte na yon, dapat mas maging specific itong si Henry Tevez. Dahil alam mo naman, kung ikaw ay talagang rehistrado ang iyong mga licenses, ang iyong mga firearms at meron kang licenses to possess the same, dapat alam mo yan kung ilan yan o gano'ng karami yan. Pero walang binanggit na ganoon si Henry Tevez kaya napaghihinalaan tuloy siya. And syempre, nagkaroon na po ng issue sa kanya, ni-revoke na po ng ating PNP ang kanyang licenses pati po yung mga registration ng kanyang firearms. Kaya naman, nung isang araw, isinurrender po ito ng kanyang tauhan sa police stations dyan po sa Negros Oriental. Yan po yung mga pagkakataon na dapat pagtagni-tagniin natin. Ako sa huli,
mas nais ko na magkaroon po ng Senate inquiry dito nang sa ganun, makita po natin sa harapan ng publiko kung ano po talaga yung nangyari diyan po sa Negros Oriental. Masyado pong naitago sa napakahabang panahon ang mga hindi magagandang pangyayari diyan. Nababalitaan lang natin, there are killings pero unfortunately hindi po nareresolba. Higit sa lahat, yung mga illegal activities diyan po sa Negros Oriental kung sakasakaling magkakaroon. And magkakaroon na pala kung sakasakali na mag-umpisa na ang Senate inquiry after the Holy Week, pangungunahan po yan ni Senator Ronald De La Rosa because he is the chairperson of Committee on Public and Order, eh malalaman natin. And sana yung mga impormasyon na yon makapagbigay linaw, hindi lamang sa ating mga otoridad kung hindi sa publiko kung ano talaga ang katotohanan diyan po sa Negros Oriental. Maraming salamat sa inyo mga tol. Panoorin nyo na lamang ng buo ang video na ito sa DZMM or Teleradio YouTube channel at saka sa Governor De Gamo Facebook page. Nang sa ganon, magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung mga stance o paniniwala nito pong si Mayor Janice De Gamo at saka ni dating Governor Pride Han Henry Tevez. O, bago tayo pansamantalang magtapos, eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento at ano ba ang masasabi po ninyo dito po sa ating napag-usapan sa umagang ito. Shoutout po sa inyong lahat. Mamaya, baka after ng ating replay, kasi ikiklip ko po ito tapos i-replay natin, maglalive po tayo. Ang topic naman natin, si Pangulong Bongbong Marcos. Marami na namang kumukulo ang dugo dahil sa kagalingan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Itatopic po natin yan sa Top 1 Archive Facebook at YouTube channel mamaya. Pero ngayon, balik muna ako sa inyong mga komento.